Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Sa lahat ng oras ng isang araw, kailangan talaga ang ating pagbati ay maganda. Yan ang tinuro sa atin ng ating unang ginang, si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Sabi nga niya, kung sa Ingles, pag sinabi mo lang good morning, good afternoon, parang good lang yung araw na yon. Ngunit pag sinabi mo maganda, maaliwalas ang pagtingin natin sa araw-araw. Kaya sa lahat sa inyo na nakikinig at nanonood sa atin sa buong mundo, sapagkat natatanggap ko naman yung inyong mga, mga messages, yung inyong mga notes, at marami din kayong mga tinatanong sa mga mga nababanggit ko, lahat ng ating napag-uusapan sa mga nakaraang Rita Gaddis Hour. Bago pala simulan natin yan, ay welcome muna kayo dito sa ating hour, which is actually your hour. So sa sa loob ng isang oras ay pag-uusapan na naman natin at binabalik-balikan na naman natin ang maraming kasaysayan nung nakaraan at hindi pa nga natin natatapos lahat o kaya nahihimay. Sapagkat marami dito ang hindi nakakaalam ng mga pangyayaring sa kasalukuyan ng panahon nila President Ferdinand Edralin Marcos at ng ating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Marami na rin nakalimot at marami na rin natabunan ang kanilang pagkaintindi at ang kanilang paniniwala sapagkat sa loob na rin ng ilang taon na ba ito, 35 years, wala na rin ginawa ang mga bumabatikos sa mga Marcoses kundi siraan yung kanilang, hindi lang yung kanilang imahe, not only their image, but they have tried to destroy everything that the Marcoses have done. At ang kanilang parating pinalalabas ay yung sinasabi nilang kasamaan, yung kadiliman daw ng panahon na yon. At marahil, hindi lang sa marahil, dapat ang mga natitira pa, na buhay pa sa kasalukuyan, na nakaranas ng panahon na yon, kagaya ko halimbawa na sa loob ng ilang taon na nasa Malacanang sila mag-asawa at bago pa noon sa kampanya pa rin, bago pumasok sa pagka-presidente si President Marcos ay na kumbaga sa ano bang tawag dito sa journalism, sa broadcast at sa pagsusulat ay na-cover na rin natin sila. Ano ibig sabihin nung na-cover? Nasulat natin ang mga pangyayari nung panahon na yon at hindi lang natin na ilabas ito mangyari sa detalya, ngunit napag-uusapan din. Nung panahon na yon, karamihan kasi ng aking isinasagawa na tinatawag ang pag-cover sa mga Marcoses ay live. Ang ibig sabihin, habang nangyayari yung event na yon at saka ako nagsasalita, kung hindi man ay pagkatapos ng isang episode, isang event, ginagawa ko, isinasummarize ko yung nangyari at kinikwento ko kung ano yung pangyayari na yon at ipinalalabas din yung aktual na yung aktual na nangyari. In other words, we are actually covering it live in a way para hindi makalipas kung ano man ang pangyayari na yon. Marami itong mga episodes na yan. Karamihan diyan ay pag nagsasalita si President Marcos sa mga lipunan at sa mga ibang mga dinadaluhan niya. All of those events actually are covered live. So that exactly as it was happening, you, the spectators, are actually viewing it, watching it, and listening to it. That is important. But that was a long time ago. And many of these recorded incidents, the sad part about it, marami na silang sinunog. Pagpasok ng administrasyon ni Mrs. Aquino, marami dun sa mga mahalaga na mga events no panahon ni President Marcos, hindi natin alam kung sinadya itong sunugin, ngunit marami na rin nawala. Kaya mahirap na natin hanapin kung saan pa yung iba kung meron man duplicate copies. Diyan sana sa government television station, yan Channel 4, nung panahon na yon, nakarecord lahat ng mga pangyayari na yon. Ngunit sa haba ng panahon, pag hinahanap natin halimbawa yung mga incidents na yon, hindi na natin makita.
Nung isang araw lang ay tinanong ako halimbawa ng anak ni President Marcos, pinatanong niya sa akin kung meron daw akong kopya ng diskurso ni President Marcos sa Nairobi, sa Kenya, sapagkat nagsalita siya doon sa Group 77. Meron din siyang hinahanap na diskurso ng ating Pangulong Marcos dito naman sa Cancun, sa Mexico. Nagkaroon din sila ng malaking pagtitipon doon. Pag minsan, mahirap hanapin sapagkat yun na nga ang sinasabi ko. Marami na nawala sa Channel 4, marami na rin nasunog sapagkat kagaya nga ng mga interviews na nagawa natin, na isagawa natin ng panahon na yon, hindi na natin mahanap. Ngunit meron tayong diary, sabi nga, para talagang isang journalist o isang manunulat sa araw-araw na ating pinagmamasdan ang mga pangyayari sa nung panahon na yon, sinusulat natin. Kaya marami dyan ay natago natin. Kaya naaalala ko pa, at marahil naman kahit nasa edad nating ito, yung mga may kabuluhan na pangyayari ay naaalala pa rin natin. Kaya pag minsan nakikita ninyo, binabalik-balikan ko yung mga nakwento ko na, sapagkat pag minsan maraming detalya na hindi natin na nababanggit. Kasi nga sabi ko, kailangan halungkatin pa natin yung ating mga files, yung mga nakatago natin ng mga journals, para mabanggit kung ano talaga yung pangyayari na yon. Kaya dinidiin ko madalas ang sinasabi ko ng aking kinikwento sa inyo ay galing sa isang live witness ako yon. Ibig sabihin, andun ako noong nangyari na yon, nasulat ko yung pangyayari na yon. Kung hindi ko man nasulat, naaalala ko. At yan, karamihan din ng mga kinikwento ko, kagaya kong pag sinasabi ko yung mga court records, meron ako ng mga dokumento na yon. Yung isang nabanggit ko halimbawa, kagaya nga nung ginawa nila kila President Marcos at kay Mrs. Marcos, pagdating nila sa Honolulu, tandaan ninyo na ang nagpaalis sa mga Marcoses, hindi yan nangyari sa EDSA. Sinasabi nga, it's people power na kung bakit sila tinanggal. Yung pangyayari sa loob ng Malacanang sa panahon na yon ay ganito. Nung nagkakaroon ng rally dyan sa EDSA, at mahaba na nga yung mga tao dyan, sinasabi nga na marami nang nagtipon-tipon dyan, hindi yan umabot ng 1 million. Sapagkat sa pag-calculate nga ng crowd, tinitingnan ng mabuti kung sila ba ay dikit-dikit o hiwa-hiwalay o naglalakad. Kaya sa buong yung lugar na yan, the extent where the people were there at EDSA, let's say it's from magmula sa malapit na sa Cubao hanggang sa lampas na ng Guadalupe, yung mga tao na yan ay hindi tinatawag na siksik o kaya dikit-dikit, shoulder to shoulder. They're actually walking and moving about. And oftentimes, ang nag-e-estimate niyan, ang mga police force at yung mga militar, alam nila ang crowding at alam nila ang bilang. Kaya sa makatuwid, sinasabi nga nila, at yun ang kanilang na-record nung panahon na yon, yun na rin ang na-report nung panahon na yon, hindi naman umabot ng 1,000. Whatever it is, there were people who were gathered there. Nagsimula yan sapagkat itong si Juan Ponce Enrile ay, anong tawag dito? He left the cabinet of President Marcos. Kung ano man ang term na magagamit mo dyan, nag-mutiny ba siya or basta umalis na siya sa kabinete ni President Marcos at sinabi niya na ang kanyang suporta daw ay kanyang ililipat na kay Mrs. Aquino. At sumama rin sa kanya dyan si Fidel Ramos. Pero merong yan na nangyayari bago pa nangyari yung kanilang pagtawid sa EDSA at pagpunta nila sa Camp Aquinaldo o dyan sa Camp Trame. Tandaan ninyo, tumawid sila at doon sila nag-broadcast doon sa isang building. Ngunit may mga pangyayari din na doon. Ito na nga, nakwento ko na nga sa Washington. Sabi nga doon sa libro ng Secretary of State, si George Shultz, he himself has written about that particular episode. And he has claimed credit. The American bureaucracy and the State Department, together with several of their officials, ambassadors, former ambassadors, lahat ng kanilang military at that time, yun ang nagsama-sama para ayusin ang pag-alis ni President Marcos dito sa Pilipinas. According to his book, yun nga ang sabi, it was not a matter of getting President Marcos out. It was a matter of when. So, ibig sabihin,
meron na talaga silang senaryo kung paano aalisin si President Marcos. Nagkasama-sama na lang yung mga pangyayari dito sa atin, ngunit meron na sila talagang gagawin para nga alisin si President Marcos. Ang una nilang inisip doon yung pagtawag ng snap elections. Sila na rin ang nagpilit kay President Marcos na magtawag ng tinatawag ng snap elections. Karamihan sa inyo na marahil hindi pa kayo pinapanganak ng panahon na yun, yun yung February 7, 1986 na nagkaroon tayo ng national elections para sa presidency. At yun ay nilabas nga ng Amerikano na sila na rin ang nagsabi kay Marcos na magpatawag ng eleksyon na yan. Ang isip nila na sa dahilan ng eleksyon na yan ay si Marcos ay matatalo na at hindi na siya at matatanggal na siya sa pwesto. Ngunit hindi nga nangyari yon sapagkat 1 milyon pa rin ang boto na nakuha ni President Marcos. Kahit na ano pa ang sabihin nila na medayaan. Medayaan naman sa parehong kampo. Alam niyo nagkaroon yung NAMFREL, hindi ba? Sila yung nagbilang para kay Mrs. Aquino. Diyan din isinagawa yan sa Lasal Green Hills. At marami din nagsabi na doon mismo, lahat ng mga boto ni President Marcos, tinatapon nila sa basura. At yun lang mga boto ni Mrs. Aquino ang kanilang binobroadcast. Kaya kung sasabihin nga, medayaan sa dalawang panig. Ngunit nagkaroon din ng tinatawag na national canvassing ng mga boto. Ito ang isinasagawa sa parliament. Meron tayong parliament noon. Ibig sabihin nito, wala tayong Congress, wala tayong House of Representatives, wala tayong Senado. Isa lang ang ating legislative branch of government. Yan yung parliament. At kagaya nga sa ating constitution, ang sinasabi doon na ang legislative branch, yan ang parliament, ang siyang convened. They're convened actually as a national board of canvassers. Ano ibig sabihin noon? Lahat ng mga boto sa lahat ng rehiyon, doon dinadala. Hindi na yung ballot boxes mismo na bibilangin bawat isa yung mga boto. Hindi na. Yung total na lang na nanggagaling sa mga rehiyon. Kaya yung mga ballot boxes na yon, ang laman, yung mga na-canvas na ng mga boto. Ngayon, ano nangyari doon sa national canvassing? Ito, isang, sabi ko nga, na-cover din natin yung pangyayari doon. At ang isang tao na tumindig para sa opposition, yung si Homo Bono Adaza. Siya ay isang delegate, isa siyang parliamentarian. Isa siya sa mga assemblyman ang tawag sa kanila noon na galing sa Cagayan de Oro. Lahat sila nagtipon-tipon doon. Kaya andun, representative doon ang mga opposition, yung mga tao na nasa panig ni Mrs. Aquino at andun din yung mga nasa panig ni President Marcos. Ang ginawa nitong si Homo Bono Adaza ay tumayo siya sa tabi ng Speaker of the House. Ang Speaker of the House noon sa Parliament ay si Nicanor Iniguez. Doon siya sa rostrum. Kung matatandaan ninyo ang itsura dyan sa Batasang Pambansa, ganun pa rin. Sapagkat si Mrs. Marcos nga at si President Marcos ang nagtayo ng building na yan. Kaya kung ano yung itsura noon, ganun pa rin hanggang sa kasalukuyan. Anyway, si Homo Bono Adaza, isang parliamentarian, tumayo siya sa tabi ni Speaker Iniguez. At bawat basa nila ng canvas votes na nanggagaling sa mga rehiyon at sa mga probinsya, kung sakaling meron siyang gustong i-question, pag sinabi niya na alanganin yata yung boto na yan, yung na-canvas na boto na yan, pinapalagyan niya ng asterisk, alam niyo yon, pinapalagyan ng marka at tinatabi. Hindi muna yon sinasama sa total ng pagbibilang. In other words, he was there to stand for the opposition. Homo Bono Adaza. And why do I know this? Siya mismo ang nagsulat nito, kinwento niya ito, at nung nakaraang taon ay kapartner ko rin siya sa radyo. At siya rin na nagkikwento ng mga ginawa niya sa nung kasalukuyan niya. And remember, that was covered in television. Everybody could see what he was doing. Every time he would mark a canvas vote as well, anything that he doubted, pinapalagyan niya asterisk. Kaya nga ang tinawag sa kanya, Mr. Asterisk. Ilang araw kasi yung canvassing na yon. So this is what happened. In spite of the fact that he already removed or at least set aside the canvas votes that he placed an asterisk on, nanalo pa rin ang sa bilangan, the total number of votes, nanalo pa rin ang bilang para kay President Marcos ng 1 million plus.
bilugin na lang natin sa 1 million votes. Kaya masasabi natin na pagkatapos ng National Board of Canvassers, yun mismong parliament natin noong panahon na yun, nag-declare na si President Marcos nga ang nanalo. So ano nangyari? Ang isip ng mga Amerikano sa yung bureaucracy sa Washington, hindi ito yung buong gobyerno. Ito yung State Department lang na sabi ko nga nasa ilalim ni George Shultz. So akala nila matatalo si President Marcos, hindi pala natuloy na natalo. At lumabas pa nga na 1 million votes pa ang pagkapanalo niya. Kaya nagkaroon sila ngayon ng panibago na method para nga maalis si President Marcos. Ito na yung mga rally. Yan. Sinabi nga, nag-rally sila sa Luneta, kung saan-saan, at sinabi nila na hindi nila tatanggapin yung lumabas sa parliament na sa National Board of Canvassers. Kaya nag-o-object sila. Ang sabi nila, nang daya. Yun ang kanilang sinisigaw. Para bang yun nangyari sa Amerika ngayon? Ayaw tanggapin. Anyway, so ganun na nangyari doon. So akala ng mga Amerikano, pagka maraming tao na mag-o-object at lahat ng yan, magkakagulo at mahahati ang ating bayan, at ganun na nga maisasagawa nila yung pag-alis kay President Marcos. Kaya marami silang pinadala na mga former ambassadors at mga kung sino-sinong mga State Department officials dito para kausapin si President Marcos. Pumayag ka na lang na magkaroon ka ng parang coalition government, dalawa kayo ni Mrs. Aquino, parang ganun. Sabi ni President Marcos, hindi pa nangyari sa kasaysayan natin yon. Nanalo ako, bakit kailangan hatiin pa ang mga tao? Kailangan tanggapin yung pagkapanalo niya. So whatever it is, ang dami nilang sinagawa, pero hindi pa nga naaayos yon hanggang sa eto na. Si Enrile na ang nagsalita at umalis na nga kay President Marcos, pagkatapos ganun na nagkaroon na ng EDSA. Anong nangyayari sa Malacanang habang nagkakaroon ng maraming tao sa EDSA? Anako, yun na nga. Sa telepono, tinawagan si President Marcos at sinabihan siya na kailangan umalis ka na dyan sapagkat ang mga tao, baka lulusubin ka. At kung sakaling didefensahan mo yung Malacanang o yung sarili mo, magpapasok kami ng Marines. Hindi lang yan tinawag kay President Marcos sa telepono, ngunit nagpadala sila ng telex. Tandaan niyo nung panahon na yon, wala pa tayong mga mobile phones na pwedeng magpadala ng mga messages. At ang ginawa nila, nagpadala sila ng message dun sa Ministry of Information, dun sa opisina ni Sendanya. Ni Gregorio Sendanya ang namumuno noon sa Minister of Information. Siya yung ministro doon. Nagpadala sila ng telex at sinabi doon na kung sakaling this is even a supposition, kung sakaling idedefensa ni Marcos ang Malacanang at yung tao sa EDSA ay lulusob sa Malacanang at siya ay magdedefensa bilang presidente nga at merong masasaktan or there will be violence, kasi syempre ang defensa, mga tao doon haharangin tapos magkakaroon ng gulo. Kung magkakaroon ng confrontation dyan sa Malacanang, papasok daw ang US Marines. Kaya sabi nga ni Marcos, ano ito? Bakit pati US Marines ay aanohin na rin, gagamitin na rin? So yun ang kinikwento ko na hindi alam ng mga tao sa EDSA na habang nagrarally sila doon, yun namang State Department at yung mga officials sa State Department, gumagalaw din sila para nga paalisin na si Marcos sa Malacanang. So isa yun sa kanilang sinabi. Pangalawa, naghulog sila ng bomba sa Malacanang. Ito masasabi ko rin sapagkat andun ako nung sumabog yan, kung saan lugar doon, parang panakot. Na parang sasabihin na sige, ayaw mo pang umalis dyan, talagang babagsakan ka na namin ng bomba. Dalawa yan. As a matter of fact, si anak niya, si Bongbong, kasama ng mga security, tiningnan nila kung saan sumabog yung bomba na yan at meron silang nakitang mga, anong tawag dito, yung mga parts ng bomba na yon. And when they saw the registry, it is not registered as part of the Philippine Armory, nakalagay doon United States of America. Pero
pwede rin na siguro nabili natin sa Amerika yung bomba na yon, kaya meron pang United States made in USA. Pero pwedeng sila na rin sapagkat yung mga helicopter na umikot sa ibabaw ng Malacanang at nagbagsak niyan ay walang marka. They're not marked as kasi usually ang mga eroplano, merong kahit na helicopter, merong numero yon, merong marking kung ano sila, kung private ba yan or kung government. Yung mga helicopters na nag-ikot sa Malacanang noon at nagbagsak ng bomba na yon ay walang mark. Kaya hindi natin alam kung saan nang galing at kung kanino. Basta nagbagsak sila ng bomba. So isa na rin yun na sinasabi ko nga na paraan para nga paalisin na sila President Marcos. Kaya nga from the study room na andun kaming lahat, kung sino pa yung mga naiwan doon, yung mga security niya at yung buong pamilya ni President Marcos, bumaba na sa yung sa tinatawag ng Heroes Hall sa baba. Yung sa ilalim, hindi naman basement yun eh. Yun ang parang ground floor na kung saan nagkakaroon din ng mga pagtitipon-tipon, kaya nga Heroes Hall ang tawag doon. Pagminsan ay nagkakaroon din ng mga events doon. Ngunit kalahati doon ay yung kusina, yung kitchen, tapos yung tulugan ng mga ibang mga yung staff na nagluluto doon at naglilinis. At doon din yung tinatawag na yung parang pantry, lahat ng mga ginagamit nga sa, at saka yung mga plato, mga baso na nakalagay sa eskaparate yan, yun yung mga ginagamit pagka may mga state dining, yung mga state dinners, pagka meron silang mga VIP na mga inaanyayahan sa Malacanang, doon nakatago yung mga plato, mga baso. So bumaba yung familia ni President Marcos, kaming lahat bumaba doon sa pinakababa, sapagkat kung sakali man magbabagsak ng bomba sa bubong, ay medyo malayo na ang matatamaan kung nasa baba ka na. Dadaan pa yon ng tatlong palapag bago naman umabot sa iyo yung pinsala. But whatever it is, ganun ang nangyayari noon. So you can imagine that there was really a plan already to remove President Marcos. Whether EDSA was happening or not, talagang meron na silang moment to moment na ginagawang anong tawag nito, mga plano. As a matter of fact, titingnan ko nga dito, may mga pangalan yan eh, yung mga tao dyan na sinulat na nga dito sa ano, babasahin ko lang para sakaling baka maaalala pa nyo kung sino itong mga taong ito, sapagkat ito yung nilabas, lumabas na ito hindi lamang sa mga records dyan sa State Department, na-publish na rin ito sa isang pahayagan sa Washington mismo. At ito ang kanilang sinasabi. Nung nalaman nila na nagkaroon ng mga movements nga sa State Department, ito yung kanilang parang investigative journalists ang ginawa nila, sapagkat nilabas din ito dun sa libro ni Secretary of State George Shultz. Ito yung mga pangalan. Maliban kay George Shultz, ito yung mga Amerikano nung panahon na yon na magkakasama na nagplano sa pagtanggal kay President Marcos. Babasahin ko dahan-dahan. Marami sa inyo marahil ay maaalala pa kung sino-sino ito. Kung hindi man, tandaan ninyo yung mga pangalan na ito. Yan. Si James Baker III, Secretary of the Treasury. Paul Wolfowitz, Assistant Secretary of State for East Asia and Pacific Affairs. George P. Shultz, Secretary of State. William Casey, Central Intelligence, ito yung Central Intelligence Agency, siya yung director ng CIA. Michael Armacost, dati siyang ambassador dito sa Pilipinas, pero noon, yung kasalukuyan na nangyari yung sa EDSA at sa State Department, siya yung Undersecretary of State. Undersecretary siya ni George Shultz. Arnold C. Levine, siya yung assistant ni Casey, ni William Casey sa CIA. Siya yung assistant dito sa Philippine Affairs. Gaston Sigor, the senior analyst of the National Security Council for Asian and the Pacific. Stephen Solarts, matatandaan nyo ito, yung congressman na salita ng salita sa Congress. Siya yung isang Democrat, congressman siya sa New York. Siya yung head ng subcommittee on East Asian Pacific Affairs. Yan si Stephen Solarts. Kaklase ito ni Salvador Laurel sa Yale University. Richard Armitage,
Assistant Secretary of Defense, Admiral Bill Crow, Commander-in-Chief of the Pacific Forces. Yan. At siya yung i-appoint na rin siya na Chairman of the Joint Chief of Staff ng Amerika, Admiral Bill Crow. Philip Habib, dating ambassador yan, presidential envoy. Siya yung pinadala dito para kausapin si President Marcos. John Whitehead, Deputy Secretary of State. John Poindexter, National Security Advisor. Tapos si Nick Platt, Foreign Service Officer. Yan. Yung mga ibang pangalan, hindi ko lang siguro nasulat lahat, pero yan na binanggit ko lang para maalala ninyo marahil kung sino yung mga tao na yan, sapagkat mahalaga na malaman natin na habang nangyayari yung EDSA, itong mga taong ito ang gumagalaw para alisin si President Marcos. Bakit ko ito kinikwento ngayon sa kasalukuyan? Sapagkat nagkaroon ng eleksyon sa Amerika nakaraan, November 3rd ba yan? At nag-proclaim na ng bagong presidente, president-elect ang tawag nga. Yung incumbent president, si Donald Trump, ayaw pa niyang mag-concede. Sabi niya, lalabanan daw niya yan hanggang sa korte sapagkat sabi niya, merong mga katiwalian na nagawa. Whatever it is, whether there will be the incumbent that will still be there or whether it will be a new president of the United States of America, ito ang tandaan ninyo. Ayon sa libro ni George Shultz mismo, he kept President Reagan away from what they were doing. In other words, sila lang sa State Department ang gumagalaw. Kinwentuhan na lang nila si President Reagan nang tapos na. Nung si President Marcos ay aalisin na at ililipad na out of the Philippines, doon lang nila nasabihan si President Reagan. So anong ibig sabihin ito? Gumagalaw ang bureaucracy ng Washington o ng Amerika na hindi pagminsan alam talaga ng kanilang presidente. In other words, sabi nga, ito na nga ang pangyayari dyan. This is the situation there as, you know, for every administration. The people that get elected, they get elected every 4 years. Tapos pwede mag-re-election. Pwedeng habang buhay, nare-re-elect sila na nare-elect. Pero sila yung mga elected officials. Yung nasa ilalim nila, yung tinatawag na rank and file, yan hindi nagpapalit yan. Kasi yan ang kanilang mga civil servants. Yun ang talagang andyan na hanggang sa mamatay sila, hanggang sa mag-retire, o hanggang sa mag-resign, o hanggang tanggalin sila because of some cases. But they're there forever and ever. Yan ang pag-andar talaga ng government. Ganito rin dito sa atin. Yung mga elected officials natin, every sa atin ilang years and 3 years or 6 years kung sa Senate, pero pagkatapos niyan papalitan na naman. Pero yung rank and file, yung talagang tinatawag na bureaucracy, yung nagpapaandar ng gobyerno, yung mga nasa, yung mga sekretaryo, yung mga filing clerks, lahat ng mga yan andyan pa rin sila. So ganun din sa Amerika, at lahat ng mga yan sila ang nagsusupply ng mga kung ano man ang kanilang nahahagip all over the world and all over the United States of America, at sila nagbibigay ng information sa kanilang elected officials. But if once one department would like to move by itself and the president is not informed about this, nakita natin na nangyari yan doon sa kay George Shultz. At marahil sa ibang mga pagkakataon din na gumagalaw ang bureaucracy o yung mga ibang officials na hindi talaga nalalaman ng kanilang elected officials. So this is the situation that happened here during the time in 1986. And that was written also by Mr. Shultz in his book, Triumph and Turmoil. Yun ang sinabi nga niya dyan na sila ang nag-ayos at nagbaniobra. Yun na nga, it is not a matter of removing Marcos. It is a matter of when. Timing lang ang kanilang iniintay na pwedeng alisin si President Marcos. Ngunit yung apparatus at the means of removing him, nakaset na yan, nagawa na nila. So I am saying this now and I'm repeating this because there will be a new administration or perhaps the same administration. But whatever it is, the bureaucracy will be moving again on its own. Tapos yung tinatawag nga na merong invisible government dyan. This is another side of Washington or of the American politics
na ang tawag dyan, the deep state. Yan ay may mga tao dyan na halo-halo. Karamihan dyan yung mga financiers, yung mga mayayaman, yung tinatawag ng mga trilaterists, yung mga ganyan. At sila yung mga mga sinunauna pa, sila ang they were the ones who built America. Yung mga pangalan ng mga Rothschild, mga Rockefeller, yung mga malalaking pangalan na yan. Kasama na yan sa tinatawag nga na deep state, na they have an influence as far as the policies of America are concerned. Bakit? Sapagkat ang kanilang ibig gawin ay makontrol ang mundo, kasi sila yung the most powerful country in the world. Paano yan? Economically, militarily, at ideologically, yung kanilang democratic principles. At hindi lang sa American government yan, kasama lahat, most especially, yung mga mayayaman. Because that is what they're going to secure precisely, the economic power of the United States of America. Whatever it is, kailangan maintindihan natin yan, sapagkat kahit na nag-congratulate na si President Duterte kay President Biden, President-elect Biden, at kung sino man ang mga iba pang mga opisyalis dyan, yung Vice President-elect din at lahat ng yan, tandaan ninyo na it is the regular practice that the bureaucracy moves on its own. Kaya tayo will be dependent kung ano ang whatever it is that the bureaucracy will feed the newly elected officials. So kung maayos ang tingin nila dito sa Pilipinas sa atin, maayos din ang mangyayaring palakad. Pero kung sila ay medyo alanganin sa palakad natin, dyan na mag-uumpisa na paano ba naman tatanggalin ulit yung presidente ng Pilipinas na yan kung hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan. And that's exactly what happened during the time of President Marcos. Tandaan ninyo, hindi lang nila matanggal si President Marcos nung kanyang first terms nung presidente siya, sapagkat mahalaga yung image ni President Marcos para sa Amerika. Ginagamit pa siya, kailangan pa siya, at nais silang ipalakad sana na makapasok ang Pilipinas dun sa World Trade Organization. Kung saan, yan nga, lahat ng mga produkto ng buong mundo pwede nang bilihin at pwede nang mag-trade sa lahat ng mga bansa ng buong mundo. Kontrolado yan din ng sinasabi ko nga nitong mga globalist na ito, yung may control ng pera ng mundo. Hindi lang pera ng Amerika, pera ng mundo. Where the money flows, that these are the people who control the world. Dati kasi pag sinabi, those who control the waters, the seas, control the world, hindi na yan. Kasi nahati-hati na nga ang mundo, pati ang tubig, pinaghahati-hati na rin. Pero ang pera, kung sinong humahawak na nagpapalakad ng pera ng mundo, sila ang may control sa buong mundo. Kaya tandaan ninyo yan, sapagkat ganyan ang nangyayari every time nagkakaroon ng pagpalit ng administration, lalong-lalo na sa Amerika, kasi malaki ang influence ng Amerika sa buong mundo. Kaya nababanggit ko itong nangyari kay President Marcos para malaman ninyo yung detalya na kahit na lahat ng tao siguro andyan sa EDSA, hindi pa maaalis si President Marcos kung hindi gumalaw ang Amerika, na siya na, ang Amerika na mismo ang nagtanggal sa kanya. Nasulat na rin ito. Kaya ako na, excuse me, nabanggit yung mga pangalan ng mga tao na kasama nga ni George Shultz, sapagkat nilabas na nila. I'm quoting from the journals and the publication and also from the book of Secretary Shultz, all of the names that I mentioned. Kasi binabanggit niya kung sino yung kanyang mga kamiting, sino yung kanyang mga kinausap, sino yung kanyang mga inutusan, kagaya ni Habib, kagaya ni Luxalt, lahat na mga yan. So, dyan yung makikita na malaki talagang influence ng Amerika sa mga bansa sa buong mundo na kaya nilang hawakan pa o i-control. Kung tutuusin, siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, maybe I have not done extensive research, but are there any other colonies that were colonized by the United States of America as strongly as they did the Philippines? Kasi dito sa atin, talagang malakas ang kapit nila sa atin for what? For the longest time, from the time na binenta tayo ng mga Kastila sa Amerika noong 1898 with the Treaty of Paris, hindi nga tayo kasama doon sa treaty na yon. Pinagbili tayo ng Spain sa Amerika, at simula noon ay ang Amerika na ang nag-colonize sa atin until
America granted us our independence after the Second World War, 1946 na. So habang ng panahon na yon, malakas ang kapit ng Amerika sa atin, hindi lamang dahil nga former colony, but because they had the two biggest military bases here in our country. Ano yung military bases na yan? Alam natin lahat. Yung Clark Air Force Base at yung Subic Naval Base. Okay, ano nangyari dyan? Si Marcos na rin ang nagsabi na imbes na 99 years or 100 years yan na hawak ng Amerika, inigsian niya into 25 years at inigsian din niya up to 5 years. So ang ibig sabihin niyan ay si Marcos din ang medyo, hindi medyo, ang nagbaba nung time element, nung timeline ng mga bases na yan. Kala ba nyo natuwa ang Washington yan? Di syempre hindi. Kasi gusto nila na hawak pa nila yung mga bases ay hanggang ngayon. Kaya yung nangyari noong 1992, doon na yung huling taon kung saan nga inigsian nga ni Marcos yung panahon ng mga bases. Hindi na yan pinagpatuloy pa ng Senado. Ito na yung panahon ni Mrs. Aquino. Yung Senate na mismo, dahilan nga sa inigsian na ni Marcos yung timeline at 1992 mag-e-expire na yung kanilang hawak sa bases, hindi na nila ito in-extend. Kaya natigil na yung kanilang occupancy ng Clark at saka ng Subic noong 1992. Yan ang nangyari dyan. Ngunit, eto, idudugsong ko naman na kahit na hindi na nila hawak yung bases na yan at sumabog pa rin yung bulkan ng Pinatubo, nakita naman nyo yan kung napanood nyo sa television o nakita nyo yung nangyari doon. Nagtakbuhan, yung paglilikas ng mga Amerikano, natabunan lahat yan ng ash fall na sangkatutak, ilang tonelada ang nagbaon dyan sa mga bases na yan. But whatever it is, okay. So 1992, sabi ng Senado, nung panahon ni Mrs. Aquino, hindi na nila dadagdagan pa yung extension, hindi nila i-extend rather the use of the American bases. But what happened? Nagkaroon naman ng sumunod na presidente, sumunod na administration sa Amerika, pumasok naman yung tinatawag na Visiting Forces Agreement. Oh, ayan. Pumasok sila dyan, ang mga Amerikano, at sabi na, magkakaroon tayo ng military exercises sa Pilipinas. Tuturuan natin ang mga sundalo ng Pilipino kung paano lalaban, whatever it is. Visiting Forces. Bumibisita lang daw. Ngunit, dito sila naka-star. They're staying here so that every time there is a regular period where they go through this military exercises. Yan ang Visiting Forces Agreement. So nakapasok pa rin ng konti. Paano nakakapasok yan? Yan ang sinasabi ko. So even if there are changes in the administration of elected officials, the bureaucracy still needs the Philippines. Kasi sabi nga, importante yung ating lokasyon dito sa mundo. Remember this, we are so strategically located that all the countries of the world are actually passing through us. Kung galing sa Europe o ano man yan sa dadaan papunta magko-cross ng Pacific Ocean, they have to cross the Philippines. Yung sa Americas, North, Central, South America, kung papunta dito sa Asia, tatawid ng Pacific Ocean, dadaan din sa Pilipinas para tayong yung tinatawag nga na we're like a revolving door. Okay, so pumasok ulit ang Amerika dito sa Visiting Forces Agreement. O bago naman si Obama, bago na naman elected official, ano naman nangyari? Nagsalita na siya kasi medyo, at that time, hindi lang medyo, talagang lumalakas naman ang People's Republic of China. So ang Amerika, aba, bantayan natin yan. Paano naman babantayan? Di Pilipinas na naman, former colony, former ally, at colony pa rin as far as their thinking is. Yan ang American bureaucracy na naman. Kaya nagsalita na si Obama, the pivot is in Asia, ganyan. The Asia-Pacific region, napakahalaga. Ang dami-dami na nilang tinayo dyan, yung Pacific Cooperative, ano ba yan? Lahat ng countries around the Pacific Rim, sasama-sama para magkaroon. Marami na silang inorganize hanggang sa bago pa dumating dito si President Obama for a state visit, anong pinirmahan nung administrasyon naman ni Noynoy Aquino at ni President Obama?
hindi sila nagpirmahan ito, pero pinirmahan bago dumating si President Obama. Ano yan? Yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayan. Yung shortcut niyan, ang tawag natin, yung EDCA. Naku, sa susunod sigurong palatuntunan, babasahin ko yung agreement na yan para malaman ninyo kung anong nilalaman. So, nakapasok na naman sila. At nakapasok talaga, hindi lamang kagaya dati na dalawang bases, Clark at saka Subic. Dito, walo. Walong Philippine bases natin, existing na. Pumasok sila dyan at isang building o merong facility silang inoccupy kasi nagkaroon tayo ng agreement na pinirmahan ni Ambassador Goldberg at saka ni Defense Secretary ng panahon na yon, si Gasmin. Nagpirmahan sila yung agreement na yan ng EDCA. Kaya andito na ang mga Amerikano ulit. So dyan yung makikita. Kaya ako binabanggit yan na kahit na anong administrasyon, yung panahon nga ni President Marcos, ang nagawa lang niya, hindi niya na paalis yung mga bases na yan. Kahit na sa ating Constitution, independent foreign policy. Biruin ninyo, Amerika lang ang isa foreign government, was the only foreign government that had military bases here in our country. Ngunit nung panahon ni President Marcos, ang nagawa lang niya ay inigsian lang yung panahon kung kailan sila pwede pang magtayo ng bases na hawakan yung bases nila. At naglagay siya ng Philippine commander. At nagpalipad siya ng Philippine flag. At sinabi niya, hindi na ito aid lang na magbibigay kayo ng kahit na ano lang na gusto niyong ibigay sa Pilipinas. Kailangan rentahan ninyo yung lugar na yan na ino-occupy ninyo. So, whatever it is, yun ang nagawa ni President Marcos. Hindi sila napaalis. Ngunit nung napaalis sila, nakabalik ulit sila. Kaya ako kinikwento lahat ng yan para maintindihan natin na kahit na sinong presidente ang andyan sa Washington, yung kanilang bureaucracy o kung sino man dyan, yung kanilang deep state, talagang pagpapaandar sila ng kanilang kinakailangan na hawakan tayo ang Pilipinas kasi nga napakaganda ng ating lokasyon, lalo na ngayon sa kasalukuyan na sila ay nagngingit-ngit laban sa China, sa People's Republic of China. So you can imagine how these things go. Kaya yan ang ginawa kay President Marcos. So maliban dyan, ang nabanggit ko na rin siguro sa inyo, noong nagera ang Amerika sa Vietnam, hindi tayo sumama, nagpadala lang tayo ng contingent para sa infrastructure at sa rehabilitation. Nung nagkaroon tayo ng iba't ibang mga pangangailangan na ano, yung mga refugees galing sa Vietnam, dito natin sila binahay. Marami rin mga incidents noon, nung panahon na yon, na ang State Department at ang Washington medyo kumukunot na nga ang noo kung maaasahan pa ba si Marcos na talagang ally ng Amerika. Pero tandaan ninyo, ang pinakamahalaga sa kanila ay yung kanilang military bases nung panahon na yon. Kaya ako nabanggit ito sapagkat, yun na nga, they befriended the administration of Mrs. Aquino sapagkat kung kakaibiganin nila ng maayos si Mrs. Aquino, yung kanilang bases pwedeng i-extend. Kasi hanggang 1992 lang yan eh. Pero kung maganda yung kanilang pakikisama kay Mrs. Aquino, ay baka sakaling malakas ang kanyang influence, masabihan niya yung kanyang Senado na i-extend yung kanilang timeline. Kaya nakita ninyo, nagkaroon ng agreement ngayon. Sige, lilitisin namin si Marcos dito sa Amerika. Natandaan ninyo ito, nabanggit ko na. Yung isang witness nga, si Timothy Kahn, na witness doon sa trial ni Mrs. Marcos sa New York, siya yung mga panghuli na mga witnesses. Parang siya yung pambongga sana nila ng Justice Department ng Amerika. Kasi nga, nais nila na litisin talaga at ikulong si Mrs. Marcos at yun, si President Marcos kanilang makonvict para nga makakuha ng favor kay Mrs. Aquino para yung basis wag nang i-terminate, i-extend. So yun na nangyari. Anong sinabi ng kanilang witness sa ano, sa trial sa New York? Halos mahulog kami sa silya namin nung sinabi niya na, why are you testifying here? Ang sabi niya, because they told me, no conviction, no basis. Oh, nakita mo yun? Sinabihan pala siya ng Justice Department ng Amerika, kailangan ma-convict ang mga Marcoses. Kung hindi,
yun ang exchange deal, yung mga bases na yun. So nakita ninyo kung paano ginagamit ang mga iba't ibang bagay para sila ay makapasok sa mga bansa na meron silang interest para sa kanila. These are all American interests. This is not for us. Kasi kung talagang tutuusin, yung mga senator nung panahon na yon ni Mrs. Aquino, kahit na nag-rally-rally nga si Mrs. Aquino, kahit nang ilan-ilan na lang sila na nagra-rally sa Makati para nga ituloy yung pag-extend ng term, ng time, ng mga bases, natalo sila doon sa Senado. Sila mismo, sila sa Longa mismo ang nagsabi na hindi na pepwede na yung mga bases na yan ay hahawakan pa ng mga Amerikano. Doon na umiiral yung tinatawag ng our sense of nationalism, the provision of our constitution saying that we should have an independent foreign policy, and doon na lahat lumabas na yon. Ngunit si Marcos din ang nagsimula ng pag-iigsi ng panahon na yon. But what I'm trying to say is, whatever else happens in Washington regarding the elected officials, the bureaucracy and the deep state still moves on regarding their own, kumbagang, ayaw ko kung mas gagamit ko yung term, their own personal interest. Hindi na ito yung interest of all of America. Ano ba naman ang interest ng ordinary American housewife kung meron silang mga bases dito sa Pilipinas? Sila nga ito nagpo-protest. Ayaw nga nila na madadraft sila pagka magkakaroon ng gera. And so many presidents already have announced that they're withdrawing their troops. Withdrawing from where? From Afghanistan. Na hindi naman talaga lahat natutuloy. Bakit? Kasi kailangan nila, yan ang kanilang business. Paggagawa ng armas, paggagawa ng mga iba't ibang mga bagay, ng weapons of mass destruction, laking pera yan. Yan ang kinikita nila na outside of the interests of America itself. Pag sinasabi, paano naman po proteksyon ng Amerika dito sa bases natin? We're 10,000 nautical miles away. Diyos ko, andyan pa yung Pearl Harbor, andyan pa yung kanilang mga ibang defense bases sa loob ng Amerika mismo. Kasi kinakailangan laban dito sa Asia. Because of the Asia mainland, na lumalakas na rin ang kapangyarihan ng People's Republic of China. Militarily, economically, and lahat ng yan ay lumalaki na. Yung bansa na yan ng People's Republic of China. Kaya kinakailangan na naman na dito sa Pilipinas sila para mabantayan yung People's Republic of China. Because those Philippine bases where the Americans are stationed right now because of this EDCA is not for the protection of our country. Wala naman tayong kalaban eh. Sino ba ang kalaban natin na bansa? We have befriended all countries in the world. As a matter of fact, I think I wrote them all down somewhere. All the countries that we had diplomatic relations, 183 countries throughout the world. Wala dyan ni isa na kalaban natin. Ngayon, dito ko ipapakita sa inyo kung paano talagang ginagamit ng Amerika lahat ng kanilang kapangyarihan. Kagaya nga ng kanilang Justice Department para litisin ang mga Marcoses dun sa Honolulu, pagkatapos sa LA, pagkatapos dun sa New York, para magkaroon sila ng magandang relasyon kay Mrs. Aquino para ma-extend yung kanilang bases. Ngayon, nung minsan nabanggit ko sa inyo, yung RICO case, Racketeering Influence and Corrupt Organization Act, yan ang isang batas sa Amerika. Yan ang batas na sinabi nilang na-violate ni President Marcos. Kaya napakabigat niyan. Kasi yung author, na-interview ko yung author niya ng RICO case, ang sabi niya, ito yung para sa mga mafiosi, for the underground world, yung mga nagsasmuggle, yung mga nasa prostitution, yung mga sindikato. Kasi isang syndicate yan. Ginawa niya yan na conspiracy theory, na kasi noon, pag nakatira halimbawa yung Lord of Lords, yung godfather nila sa isang building, ultimo yung doorman at yung nagpapalakad ng elevator at yung driver, kasama yan sa conspiracy. Lahat yan bayad yan ng sindikato. Kaya nga, ginawa niya yung batas na yan, racketeering influence, racket. Naintindihan natin lahat kung ano ibig sabihin ng racket, hindi maganda pakinggan. Racketeering influence and corrupt organizations. Kita niya yan, corrupt organizations. Kanilang ginawa yung batas na yan para nga dyan, sa mga sindikato na yan. Yan ang batas na kanilang pinatong kay President Marcos.
accusing him of running the Philippine government as a racketeering influence corrupt organization. Kaya ang nilitis dyan, hindi lang si President Marcos at si Mrs. Marcos, ang buong Pilipinas. And nobody wrote about it, nobody exclaimed about it. Bakit tayo sinasama dyan? Racketeering influence and corrupt organization. Sino yan? Ang namumuno, si President Marcos. Imagine that. Ano nangyari dyan? Yung unang final nila yung kaso na yan sa Los Angeles, sa LA. Dinismiss yan. Tapos inakyat ulit ng Justice Department ng Amerika, ha? Kasi yung mga abogado naman natin dito, hindi sila pwede mag-abogado sa Amerika unless they take the board or the bar in the United States. So, mga abogadong hidayr ng Philippine government, kasama ng Justice Department yan. Kasi criminal case yan. So, it's the Justice Department. Nung natalo sila sa lower court, inakyat nila hanggang Court of Appeals, the Ninth Circuit Court of Los Angeles. Yan. Natalo na naman sila doon. Bakit? Sabi kasi nung korte, merong act of state doctrine. Kung anuman ang ginawa ng pinuno ng isang independent sovereign republic, hindi tayo pwedeng pumasok. Kailangan litisin siya doon sa bayan niya. Yun ang sinabi. Pangalawa, walang immunity na pinirmahan si Marcos that you can charge me. Hindi po ba? Wala siyang pinirmahan ganun. Kaya hindi siya pwedeng litisin. Tapos ang kanilang ginawang appeal, ang sabi, personal daw yung ginawa ni Marcos. Kasi kung personal ang ginawa niya, na ginawa niyang personal yung Philippine government, doon din sa Pilipinas siya kalitisin. Precisely, whether it is personal, whether it is official, sa Pilipinas, natalo sila hanggang sa Court of Appeals. Nabanggit ko na ito, ngunit hindi ko nabasa sa inyo. Nung natalo sila, nag-intercede, isa sa mga pangalan na binasa ko sa inyo. Eto, the Second Circuit Court, eto yung quotation, kinukot ko yung sinabi dito, nag-intercede, nakialam. Undersecretary Michael R. Marcos asserted that the Aquino government will view the United States actions on this matter as an important indicator of the future course of our bilateral relations, and stated that it is in the foreign policy interest of the United States to honor the Philippine government's request at the earliest possible time. Na litisin ulit si Marcos, natalo na sa Court of Appeals. Ito, I will read to you. This is 806F2D at 357 and page 1487, second paragraph. Yan. Binabasa ko sa inyo kasi court records, hindi ko ito inimbento. Nakwento ko na ito noon na nag-intercede si Marcos. Hindi ko lang nahanap kaagad. Pero ito, binabasa ko. Ito yon. Binabasa ko sa inyo yung court records kung saan ko kinuha yung pag-intercede ni Marcos. Kaya, yon, nilitis sa New York. Ang lungkot, ano po ba? Kaya, magdasal tayo na sa mga darating na panahon, ang ating mga pinuno at ang ating mga leader sa kasalukuyan, alam nila kung paano tumindig. Kung sakali man na magkakaroon ng mga galaw-galaw, hindi lang kung sakali, ginagawa na sa media, sa mga policies na kanilang binabanggit, lahat yan nang gagaling sa Washington. Mag-ingat tayo. Let us be careful and let us stand on the provision of our Constitution to have an independent foreign policy. This has been your hour. I hope I have been able to enlighten you on the movements that can be happening and is actually happening throughout the world, whether or not there is a new president in the United States of America. That is how the world goes around. This is the new geopolitics, the new colonialism. Thank you for having joined me. This is Rita Gan.